Muli po, ngayong linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang tinatawag nating Corpus Christi, ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Ito'y napakagandang kapistahan sapagkat muli, isang beses isang taon, ay ipinapaalala, ipinagdidiinan sa atin ang ating pananampalataya hinggil na tinatanggap natin sa banal na Eukaristiya. Alam niyo po, kuminsan, dahil palagi-lagi natin ginagawa, kuminsan po ay nawawala na ito ng kahulugan. Kuminsan po ay parang nababaliwala na lamang natin. Kuminsan po ay parang tila ba ito ay natural na lamang. Kaya po sa araw na ito, ang simbahan ay ipinapaalala ang kahalagahan at ang tunay na kahulugan ng tinatanggap natin sa banal na Eukaristiya, ang katawan at dugo ni Kristo. Mga kapatid, ang sabi po, we become what we eat. We become what we eat. Ano bang paborito niyong kainin? Ano bang palagi-lagi ninyong kinakain? Kung ano daw po ang palagi ninyong kinakain, yun ay nagiging tayo, nagiging ako, nagiging ikaw. At alam natin, bilang mga Katoliko, ang ating pangunahing pagkain ay ang banal na Eukaristiya. Alam natin na kapag tayo'y nagdiriwang ng banal na misa, tayo'y kumakain sapagkat ang banal na misa ay isang salo-salo. Sabi nga, ito yung the Lord's Supper. Ito ang huling hapunan ng ating Panginoong Yesus. At kapag tayo ay nagsisimba, tayo'y nagkikibahagi sa huling hapunan. At sa huling hapunan, ibinigay ng ating Panginoong Yesus hindi ang ordinaryong tinapay at alak. Hindi po. Ang ibinibigay sa atin ay ang kanyang mismong katawan at dugo. At ang bilin sa atin ng ating Panginoon, ito ang aking katawan, kanin mo. Ito ang aking dugo, inumin mo. Kaya minsan pa, pinapaalala sa atin na itong tinatanggap natin sa banal na misa ay hindi ordinaryong tinapay at alak lamang. Sa banal na misa, pagkatapos po ng tinatawag nating consecration, ito pong tinapay ay nagiging totoo, tunay na katawan ni Kristo. Real presence po ito. The real body of Jesus. Hindi po ito simbolo, hindi ito representation tulad ng paniniwala ng iba. Ito mismo ay si Jesus, ang kanyang katawan. Pagkatapos ng consecration, itong alak ay hindi na ito nananatiling alak, kundi dugo ng ating Panginoong Yesus. Hindi ito ordinaryo, kundi the real blood. Kaya nga sabi, the real presence of Jesus. Ito yung ating pagkakaiba sa iba. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus, nakita po ninyo, ang ating Diyos, salita na naging tao. At yung tao ay naging pagkain natin sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Alam po ninyo, napakaganda sapagkat itong pagkain ito ang tumutulong sa atin upang tayo maging malakas. Alam po natin, tayo bilang tao ay mahina. Talaga pong bahagi ng pagiging tao ang pagiging mahina. Kaya nga nahan dyan ang banal na Eukaristiya
ang banal na Eukaristiya, ang pagkaing magbibigay sa bawat isa, magbibigay sa tagasunod ng ating Panginoong Yesus ng lakas na kanyang kinakailangan upang makapaglakbay sa mundong ibabaw. Ibinibigay sa atin ang kanyang katawan at dugo upang kainin natin, upang inumin natin, upang tayo maging handa araw-araw sa mga pagsubok sa buhay. Ang banal na misa ang tumutulong sa atin upang maharap natin ang krus sa Kalbaryo. Ang banal na misa ang tumutulong sa atin upang tayo'y maging malakas at makatanggi sa mga tukso na umaaligid-aligid sa atin araw-araw. Sa tulong ng banal na Eukaristiya, tayo po ay nagkakaroon ng lakas, katawan at kaluluwa upang sa lahat ng ating pagdadaanan, tayo'y magtatagumpay. We become what we eat. And as we eat Jesus in the Eucharist, in the Blessed Eucharist, tayo ay nagiging si Jesus mismo. Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi, tingin sa katabi. Nagiging si Jesus ba siya? Ha? Nagiging si Jesus ba tayo? Sabi ko sa mga Eucharistic ministers of the Holy Communion, today is your feast. Today is your feast, the feast of the Corpus Christi. Bakit? Kasi you have the special privilege na mahawakan at maibigay ang ating Panginoong Yesus sa anyong tinapay at alak. And hopefully, through the Eucharist, kayo mismo ay nagiging si Jesus. Ang bawat isa dito ay magiging si Jesus. Kaamoy ni Jesus. Isip ni Jesus. Salita ni Jesus. Kamay ni Jesus. At ang napakaganda, araw-araw available ang misa. Araw-araw, sa pamamagitan ng banal na misa, inaanyayahan tayong tanggapin siya ng may malinis na puso. Tanggapin siya araw-araw. Kung hindi naman pwede araw-araw, at least once a week. Kaya nga ang sabi, kung hindi ikaw nakapagsimba ng one week, kamusta na? Gutom na gutom ang iyong kaluluwa. Magugutom ang iyong katawan. Kung minsan makaskip lang tayo ng isang meal, hinang-hina ka na. Hindi ka kumain ng umagahan, hindi ka kumain ng hapunan, hindi ka kakain ng tanghalian, parang hinang-hina ang iyong katawan. E imaginein mo, yung taong hindi nagsisimba ng isang linggo, isang buwan. Yung iba po, halos isang taon hindi nagsisimba. Gutom na gutom ang kanyang kaluluwa. Gutom na gutom ang kanyang katawan. Muli, inaanyayahan tayo ngayong araw na ito na makita ang ating pangangailangan sa banal na Eukaristiya, na tanggapin ang kanyang katawan at dugo, sapagkat sa kanyang katawan at dugo, tayo'y pinalalakas bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang simbahan, at bilang mga tao sa mundong naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? So muli, kumain tayo. Kumain ka. Huwag kang pagugutom. Usually, yun ang sinasabi natin. Kumain ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag kang pagugutom. Ang banal na misa ay pagkain ng ating katawan at kaluluwa.
available every day, especially every Sunday, the whole day. Palakasin natin ang ating katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Amen? Inhale, exhale, relax. Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi, tingin sa katabi. Sabihin, gutom ka na, ha? Gutom ka na. Bubusugin tayo ni Kristo, ibibigay niya sa atin hindi ang ordinaryong tinapay at alak. Ang ibibigay niya sa atin ay ang kanyang mismong katawan at dugo para sa ating kalakasan, kagalingan at biyaya ng ating buong pagkatao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Parapakan natin ang Panginoon.